Sa makasaysayang Intramuros ng lungsod ng Maynila ay mayroong isang bahagi nito ang sagrado at punong-puno ng mga alaala ng malagim at madugong nakaraan. Dito naganap ang mga hindi makataong pagpaparusa, pagpapakulong at pagpatay sa mga Pilipino noon. Ang lugar na ito sa Intramuros na siya ngayong ating topic ay ang Fort Santiago. Humanda kayong mangilabot dahil napapaloob sa video na ito ang mga salitang aking ginamit at mga larawan ng mga kahindik-hindik na pagpaslang sa ating mga kababayang Pilipino noon. Bago natin umpisahan, kung hilig mo ang mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share. Ang Fort Santiago ay matatagpuan sa loob ng Intramuros. Ang Intramuros noon ay nagsisilbing tahanan ng gobyerno ng Espanya sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat noong 1565 nang dumating ang pangkat ni Miguel Lopez de Legazpi sa isla ng Cebu upang ito ay sakupin. Ipinadala ni Miguel Lopez de Legazpi ang kanyang dalawang commander upang baybayin ang Luzon. Nang makarating ng Luzon at pagkatapos ng maraming labanan, ay nasakop ang Manila bilang kolonya ng mga Kastila. At upang maprotektahan naman ang Maynila laban sa mga pag-atake, ay sinimula ng pagtatayo ng Intramuros noong 1590. Naitayo ang napakaraming struktura at mga plaza sa loob at labas ng Intramuros. Kabilang dito ang Fort Santiago na ginawa noong 1593 bilang kuta ng mga Kastila. Ang Fort Santiago ay mula sa santong patron ng Espanya na si St. James o Santiago sa salitang Kastila. Ito ay may kabuuang sukat na 2,030 feet sa hugis na triangulo. Ang mga pader nito ay may taas na 22 talampakan at kapal na 8 talampakan. Talaga namang dinisenyo para protektahan ang mga nasa loob nito dahil bago ginawa ang Intramuros ay palagi itong nawawasak ng mga mananakop na piratang Chino. Taong 1714 nang itayo ang gate nito kasabay ang ilang barracks ng mga sundalo. September 24, 1762 naman, nang ang Persa ng mga Briton ay masakop ang Maynila. Ang Fort Santiago ay kanilang ginawang base militar hanggang 1764. August 13, 1898, kung saan ang watawat ng Amerika ay itinaas bilang hudyat ng simula ng kanilang pananakop sa Pilipinas. At katulad ng ibang mananakop ay ginawa rin nila itong base militar at maraming pagbabago ang kanilang ginawa sa Fort Santiago, katulad ng paglalagay ng golf course. Sa mga tala ng kasaysayan, bukod tanging ang mga Hapon lang ang may pangit na reputasyon na sumakop sa ating bansa. Ang ibig ko lang sabihin sa dami ng mga sumakop sa ating bansa noon ay walang nagsasabing dumanas sa mga Pilipino ng pagpapahirap. Oo, maraming Pilipino ang namatay noon pero bunga iyon ng digmaan. Isang marangal na kamatayan para sa ating mga ninuno na namatay sa paglaban sa ating kalayaan. Pero iba ang kaso sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil pinapatay ang mga tao sa hindi makataong paraan. Ang mga nadadakip, mga sundalo man yan o sibilyan ay ikinukulong, pinapahirapan, pinaparusahan, ginugutom at unti-unting pinapatay. Ganyan kalupit ang mga sundalong Hapon noon. Balik tayo sa Fort Santiago kung saan ay naging lugar bilang kulungan at bodega ng mga armas. Sa Fort Santiago rin ibinilanggo si Dr. Jose Rizal noong 1896 bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na eksekusyon. Paalala lang po dahil medyo masela ng mga larawan na inyong makikita. Ang Fort Santiago ay naging lugar ng mga kahindik-hindik na pagpatay sa mga tao noon. Sa entrada pa lang ay bubungad kaagad ang isang piitan na kung saan ay 600 mga bangkay ang nakita sa loob ng isang piitan. Ang isang piitan ay kaya lamang umukapa ng 100 mga tao. Ayon sa mga sundalong Amerikano na kasaksi ay pilit na pinagkasya ang 600 mga tao hanggang sa sila ay kapusin ng hininga at mamatay. Sa pagitan ng February 3 hanggang March 3 ay naganap ang Manila Massacre. Dahil sa pag-abante ng mga Persa ng Amerikano at unti-unting pagkabawas ng Persa naman ng mga Hapon, na imbis na umatras sa labanan ay ibinaling nila ang kanilang galit sa mga Pilipinong sibilyan. Dumakip sila ng 3,000 mga sibilyan at ikinulong sa Fort Santiago. Makalipas ang 2 araw kanilang pinatay ang lahat ng mga ito. Ginawang panangga ang mga bata at mga kababaihan upang protektahan ang kanilang mga sarili
Kung may makaligtas man ay papatayin din nila agad ang mga ito. Nang sumunod na mga araw ay nagsagawa ng isang malaking operasyon ng mga sundalong Hapon upang patayin ng mahigit 54,000 na mga Pilipino, kabilang ang mga bata, matanda, babae at kahit mga buntis sa hindi pinatawad. Sinaksak ng bayoneta sa tiyan hanggang lumuwa ang mga laman loob nila. Ang ating mga kababaihan noon ay walang awang nilapastangan at pinagsamantalahan. Karamihan pa sa mga ito ay mga kabataang may edad 12 hanggang 14. Pagkatapos pagsamantalahan ay hihiwain ang kanilang maselang bahagi ng katawan at saka papatayin at susunugin. Umaabot ng halos 100,000 mga sibilyan ang walang awang pinatay ng mga sundalong Hapon. Ngunit ayon sa mga historyador ay nasa pagitan ng 100,000 hanggang 500,000 ang mga namatay sa Manila Massacre. Ang mga bangkay na nakita sa mga piitan sa Fort Santiago ay hindi na makilala dahil sa pagkasunog at kinakain na ng mga uod. Alam niyo bang mayroong isang sikat na artista na noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nakaranas rin ng kalupitan at karasan sa kamay ng mga Hapon? Siya ay si Corazon Noble na isa sa nakaranas ng kalupitan ng mga sundalong Hapon. Sa kamay rin ng mga Hapon na matay ang kanyang anak na sanggol noon. Iiwan ko na lamang po sa description box ang link para sa buong video. Ang utak sa malagim na pangyayaring ito ay si General Tomoyuki Yamashita. Siya rin ang responsable sa pagsakop sa Malaya at sa Singapore kasama ang Pilipinas. Siya ay binitay noong February 23, 1946. Maswerte tayong mga nabubuhay ngayon dahil hindi natin naranasan ang lagim ng digmaan. Maswerte tayo dahil wala tayong takot na nararamdaman sa labas ng ating mga tahanan. Maswerte tayo dahil kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Maswerte tayo dahil ang mga kapamilya natin na pumanaw ay nabigyan natin ng maayos na libing at maswerte tayo dahil nabubuhay tayo ngayon ng malaya at tahimik. Kumpara sa kanila na nabuhay sa kaguluhan at namatay sa kaguluhan, karamihan din sa kanila ay lumaban para ibigay sa atin ang tinatamasa nating kalayaan at katahimikan ngayon. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.